Guys, so nagbabalik na naman tayo ngayon dito sa ating cooking session with Jelai. And then, so ayan, ang gagawin natin ngayon ay longganisa from scratch. Kasi na-miss namin. So ayan, ang first ingredients ay garlic, of course. From this, parang ganito, dapat imi-mince niyo siya. And then another is, syempre, minced beef. Ayan, kailangan din natin ng garlic powder. Pangpadagdag ng lasa. Another is pepper. Black pepper. And then, of course, sugar. Ayan. So, kailangan natin ng bowl para doon natin imimix yung mga ingredients. The soy sauce. Ayan, konting toyo para pampakulay din. And then, 2 pieces ng egg para mag-hold siya doon sa ating mince. Guys, papakita ko na lang sa inyo yung procedure ha. So, ito, yung mince. Beef. Patiin natin siya and lalagyan natin siya dito sa container. Hindi naman ito masyadong formal na cooking show. So, ayan. Dapat syempre naghugas kayo ng kamay sa paggawa nito. Later pala, nakalimutan ko, lalagyan din pala natin siya ng 2 pieces ng eggs. Sa isang ganito, dapat 2 pieces para mag-hold siya. Tapos lalagyan natin siya sa foil or sa plastic cling wrap para i-freezer na natin siya. So after that, i-add na natin itong garlic. So ito na yung beef. Add natin yung garlic. Ayan. Ako, pag nagluto, tansya-tansya lang. So mag-a-add din tayo ng garlic powder. Ayan. Mas dami, mas masarap. And then, konting pepper. Mas marami rin pepper, mas masarap. Kasi may anghang sa konti. And then, last but not the least, is sugar. Madami rin sugar kasi doon siya nag-ano ng sweetness. Yung iba kasi gusto mag-garlicky, yung iba gusto tamis. Ayan. So, going back, maglalagay tayo ng egg. Two pieces. And then, a little bit of soy sauce. Tansya-tansya lang talaga tayo, guys. Siguro mga 4 tablespoons. And then, we are going to mix. Na guys, yung itsura ng mixture natin, imi-mix ko lang, then I will be back. Guys, ganito na yung maging itsura ng mixture nyo. So, later, ibabalot na natin siya. Ipapakita ko sa inyo kasi bibili pa kami ng foil. And then, ayan, or ng cling wrap. So, ibabalot tas i-freezer. Then, magprito lang kayo ng mga isang peraso, ganyan, para matikman kung tama na ba yung lasa. Ayan, so hinati or ginupit ko yung foil into equal pieces. Tapos, kukuha tayo ng mga isang kutsara para ibuuin na natin yung ating longganisa. So, ayan. Ang ginagawa ko ngayon, ayan, isang kutsara. Tapos, pag nakakuha ka na ng isang kutsara ng mixture ng giniling, i-roll mo lang siya na parang panglumpia. Ayan. Tapos, paulit-ulit mo lang gawin hanggang sa maubos yung mixture natin. Tapos, ilalagay natin sa freezer. So, ganito talaga dapat yung itsura ng ating longganisa. Ito na guys, na balot na natin siya. Yun nga lang, iba-ibang size. Ang gagawin natin dito, after balutin, lalagay sa freezer para mamuo siya. Then, saka i-fry. So, check natin kapag fry kung ano magiging lasa. So, ito na guys, yung finished product ng ating longganisa. Ayan. Nagmamoist lang siya. So, kain tayo.